Mga kapamilya, na perwisyo ba kayo ng brownout simula kagabi dahil sa bagyong Glenda? Well, hindi po kayo nag-iisa, maging si Julius. Hanggang ngayon, walang kuryente, tama ba? Nagdurusa pa rin. Eh hanggang ngayon, milyong-milyong customer ng Meralco ang wala pa rin kuryente. At hindi pa rin tiyak kung kailan sila magkakailaw ulit. Ibandila mo, Abner Mercado. Maraming pose ng kuryente ang nabuwal nang bayuhin ng bagyong Glenda ang Metro Manila. Dahil dito, nagka-brownout sa maraming lugar. Nawala ng kuryente sa halos buong Luzon mula Sorsogon hanggang Bataan. Mahigit 14 na oras nang walang kuryente si Aling Suset, kaya nagtitiis siya sa kandila. Hirap po. Kakapa kami sa wala sa dilim. Kabilang si Aling Suset sa tinatayang 4 na milyong customer ng Meralco na wala pang kuryente hanggang bago mag-alas 7 ng gabi kanina. Dinaluyan talaga ng bagyo ay doon mismo kung saan nakatalaga yung transmission facility. May mga nakahambalang na debris, so kailangan mong i-clear yan. May mga posting tumumba, mga linyang bumaksak, mga transformers namin na nagkaroon ng dami. Dumagdag pa sa problema ng Meralco ang kapos na supply dahil sira ang southern transmission line nito. Hindi rin nila matiya kung kailan nila maibabalik ang kuryente sa lahat ng customer nila. Dahil walang kuryente, maghapon ding walang biyahe ang MRT at LRT. Patuloy na hindi stable yung kuryente at magtatapos na rin naman ang araw at sinabi niya siguro bukas na kami mag-operate ng LRT at MRT. Pati signal ng telco apektado rin. Nagka-problema ang signal ng Globe sa Albay, Camarines, Catanduanes, Marinduque, Masbate, Quezon at Sorsogon. Sa pool naman ang 15 to 20% ng mga pasilidad ng Sun at Smart sa Metro Manila at Southern Luzon. Pinaka-apektado ang Masbate, Sorsogon at Albay. Sa Naiya, dalawang eroplano ang nakaparada na napinsala dahil sa malakas na hangin ng bagyo. Umabot din sa 400 ang mga nakansilang flights pero bumalik naman ang normal na operasyon ng paliparan bago magtanghali. Abner Mercado, ABS-CBN News.